Magandang araw pong muli sa inyo, aking mga katribo. Heto na po ang pagpapatuloy ng kwento ng karanasan sa pagbabakasyon ni Mang Romy na naganap sa probinsya ng kanyang ina sa Kabisayaan. Pero narito pa lang po sila noon sa bahagi ng dulo ng Luzon o sa lugar na sakop ng Matnog. Wala muna tayong recap ha, pakinggan nyo na lang po yung part 1. Sa mga ngayon pa lang nito makakapakinig. At ilalagay ko na lang po ang link noong kwento sa description ng videong ito. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Nakita kong tinitigan din ni Lolo Carpio iyong matandang babae na nauna sa amin. Tapos sinabing dalian daw naming maglakad. Parang ayoko pa nga noon kasi nga natatakot ako. Paano kung aswang pala iyon tapos lalapitan pa namin? Pero wala na akong nagawa dahil nagmamadali na sa paglalakad si Lolo Carpio at papaulan na rin. Noong ilang hakbang na lang at maaabutan na namin ang matanda, ay bigla iyong napalingon tapos ngumiti, sabay sabing, "Uy, si Romy na ba yan?" "Oo," sagot pa ni Lolo Carpio. "Romy, apo, siya si Lola Rita mo, asawa ko." Nagulat naman ako at parang nakonsensya sa isip ko. Lola ko pala iyon, tapos pinag-isipan ko pa na aswang. E bakit ba kasi pinauso ang pagpapahaba ng buhok ng mga matatanda para tuloy aswang o bruhang mangkukulam? "Oh, sino kasama niyan?" Tanong pa ni Lola Rita. "Si Rihina. Magbabakasyon sila sa puro. Kaso inabutan ng bagyo. Kaya dito na muna dumiretso." "Hala sige, bilisan niyo nang maglakad. Papaulan na oh. Baka sipunin niyang bata, Carpio." Wika pa ni Lola Rita. Kaya sinabi ni Lolo sa akin na bilisan na raw naming maglakad. May dala namang sako si Lola na inilabas na at ipinandong sa kanyang ulo noong makitang papalakas na rin ang ambon. Pagkarating sa bahay ay nakita kong naroon si Mama sa kwarto. Mukhang matutulog iyon. Tapos noong marinig ang boses ni Lola Rita, ay lumabas din muna ito at nagkamustahan sila. Ako naman ay sinabihan ni Mama na magpalit na ng damit at matulog na rin muna. Kinahaponan noon, pasado alas 5 na siguro noong ako ay magising. Malakas ang ulan, may kulog at kidlat rin. Tapos masakit pa ang tiyan ko, hindi ko alam kung bakit. Kaya lumabas ako ng silid at naabutan kong naroon silang lahat sa sala. Nagkikwentuhan habang may matigas na tinapay na kulay pula sa harapan nila. Sabi ni Lolo sa akin, "Uy, Romy, magpainit ka na muna. May tinalinga oh. Wala nito sa Pampanga. Halika, kain ka." "Iyan, ipagtimpla mo nga ng Milo si Romy," utos pa ni Lolo. Tumingin naman ako kay Mama sabay sabing, "Ma, masakit po ang tiyan ko." Parang nagkatinginan silang lahat. Tapos nagsalita naman si Lola Rita. "Carpio, sino-sino ba ang mga nakakita kay Romy kanina sa paglalakad nyo?" Wala naman akong napansing iba, maliban sa mga batang naglalaro doon." "Baka naman nabalis yan," sabi pa ni Lola. "Eh sino naman ang gagawa? Eh hindi ko naman napansin na meron doong mga matatalim na dila. Tsaka bumili lang kami ng ice buko at umuwi na rin agad." "Ma, nasi CR po ako," sabi ko pa kay Mama.
Boyet, samahan mo muna si Romy sa CR. Sabi pa ni Mama kay Tito. Habang naroon ako sa CR, ay naroon din si Kuya Ian sa kusina. Ipinagtitimpla ako ng Milo. Noong nasa CR naman ako, ay wala din naman akong mailabas. Kaya lumabas na lang din ako. Pagkabalik ko sa sala, ay naroon na ang tinimpla ni Kuya Ian na nakahanda. Apo, inumin mo na muna iyan. Baka nalamigan lang ang sikmura mo kaya sumakit. Sabi pa ni Lolo. Kaya kahit masakit ang tiyan ko, ay pinilit kong inumin iyong maligamgam na Milo paunti-unti. Matapos kong maubos inumin, ay nahiga na lang muna ako sa sofa. May unan naman doon, hanggang sa muli na naman akong nakaidlip. Noong muli akong magising, ay ganap na talaga ang kadiliman sa labas. Tanging iyong ilaw sa poste sa loob ng bakuran nila Lolo ang nakikita kong maliwanag. May kuryente na noon sila Lolo Carpio, kaya maliwanag ang bahay nila. Sabi naman ni Lola Rita sa akin noong nakitang nagising na ako, Romy, kumusta ang pakiramdam mo? Masakit pa rin po, Lola. Wika ako pa sa kanya, kaya sinabi nito, sige, huwag kang mag-alala. Gagamutin natin yan maya-maya pagkatapos lang kumain. Ilang saglit lang ay tinawag na ang lahat para maghapunan. Sinabawang hipon ang ulam kaya natuwa naman ako. Kaso nga lang hindi sinigang. Masama daw sa akin ang sinigang kasi masakit ang tiyan ko. Kahit ganun ay masarap pa rin naman ang kain ko. Matapos makakain ay nakita kong may isang bag na kulay pang matanda ang inilabas ni Lola Rita. Inilapag niya iyon sa lamesang naroon sa gitna ng sala. Naroon din ako nakaupo sa harapan noon. Pinaupo niya ako ng tuwid. Inilabas ang kandila tapos iginuhit iyon sa mga pulsuhan ko tapos sa noo. Saka sinindihan at pinatak ang tulo sa plangganang may tubig. Pareho sila ni Lolo na nakatingin doon. Tapos ngumiti si Lolo. Ah, wala yan. Nanibago lang sa isbu ko. Iyan, magpasama ka kay Boyet. Bumili kayo ng isa pang isbu ko. Nakulangan si Romy, kaya sumakit ang tiyan. Sabi pa nito nang nakangiti. Pero sa isip ko naman, hindi ko iyon kakainin. E baka mas lalo pang ang sumakit ang tiyan ko. Ano ba naman itong si Lolo Carpio? Masakit na nga ang tiyan ko, tapos papakainin pa ako uli ng ice buko. Matapos makabili ng ice buko si Kuya Ian, ay inilapag iyon sa harapan ko na nakalagay sa isang plato na may katabing tinidor. Nagtaka talaga ako noon. Unang-una, bakit ako papakainin uli ng ice buko? E gayong masakit nga ang tiyan ko. Pangalawa, bakit inilagay sa plato at may tinidor pa? Wala noon si Lolo sa harapan ko. Tapos noong bumalik, ay meron na siyang dalang isang maliit na kalderong may lamang baga sa loob. Si Lola naman ay galing sa kanilang silid at pagkalabas nito ay meron itong dalang pulang kumot. Sabay itinakip iyon sa akin o iyong itinaklubong ba? Inobserbahan ko lang ang kanilang ginagawa. Dinurog ni Lola ang ice buko doon sa plato. Tapos inihiwalay iyong buko, munggo at iyong stick. Tapos inilagay sa baga. Meron pa nga siyang inuusal na dasal. Noong nagsimula na iyong umusok, ay ipinasok niya na iyon sa kumot na nakatakip sa akin. Nahirapan pa nga akong huminga dahil sa usok.
pero sabi ni Lola ay tiisin ko lang daw. Suob daw ang tawag doon. Kaya pumikit na lang ako dahil masakit sa mata ang usok. Tapos doon na lang ako humihinga sa tawel na ibinigay sa akin. Saglit lang naman iyon. Mga 3 to 5 minutes lang siguro. Tapos inialis na nga ang kalderong may baga. May inilabas na maliit na botelya si Lola. Tapos nagbuhos ng lamang langis noon sa kanyang kamay at ipinahid sa akin. Saka sinimulan na akong hilutin sa sikmura. Matapos lang akong mahilot ay gumaan na agad ang pakiramdam ko. Tapos pinasuot ako ng makapal na jacket. Huwag daw din muna akong tatapat sa electric fan. Nakatulog nga ako ng gabing iyon ng mahimbing. Kinabukasan, pagkagising ko, ay maayos na ang aking pakiramdam. Maulan pa rin sa labas. Noong makita nilang gising na ako, ay pinakain nila ako agad ng almusal na kakanin at ipinaris ko iyon sa Milo. Noong ikatlong araw na namin doon, pagkagising ko ay naligo na ako agad. Pagkalabas ko ng bahay ay hindi na maulan. Maulap pa rin naman, pero hindi na madilim ang paligid. Ilang saglit pa akong nasa labas at nakita kong dumating si Lolo Carpio. Sabi niya sa akin, sumama daw ako sa kanya. Kaya nagpaalam na muna ako kay Mama na aalis kami. Pagkalabas namin ng bakuran ay naglakad kami ng ilang metro siguro at nakita kong may isang kalabaw na nakatali sa puno. Nilapitan iyon ni Lolo, pero ako hindi ako lumapit. Takot ko lang na baka banggain ako noon. Tinawag naman ako ni Lolo at pinapalapit sa kanya. Sabi ko naman na ayoko, pero pinilit niya talaga ako. Mabait naman daw yung kalabaw niya. At sayang ang bakasyon ko kung hindi ko iyon mararanasan. Kaya napilitan na nga akong lumapit at isinakay na nga ako ni Lolo doon. Tapos hila-hila niya iyon. Salungat sa daan papuntang kabahayan ang tinungo namin. Ilang mga palayan at taniman ng mais ang aming nadaanan. Hanggang sa may nakita akong isang katamtamang laki ng kubo. "Lo, saan tayo pupunta?" Tanong ko pa sa kanya. Sinagot naman ako nito. "Eh di ba, gusto mong magkaroon ng sariling itak?" "Opo." "Eh di ipapagawa kita ngayon para meron ka." Natuwa naman ako nang marinig ko iyon. Hanggang sa makarating na nga kami sa harapan noong kubo. Meron doong dalawang matandang lalaki. Nakangiting bumati naman iyong matandang kalbo na hindi nakadamit kay Lolo. "Oh, Carpio! Kau pala! Kaninong apo yan?" Sumagot naman si Lolo. "Ah, ito si Romy. Apo ko sa pamangkin. Gustong magkaroon ng sariling itak. Meron ka bang maliit dyan? Gawan mo na rin ang lalagyanan para may maitali sa bewang." "Abay, oo naman. Pumili ka na lang sa loob. Saka ko lalagyan ng hawakan at gagawa na rin ng lagayan." Pumasok na nga si Lolo sa loob ng bahay noong matanda. Tapos ako naman ay naiwang nakatayo katabi ng kalabaw. Nagsalita naman iyong isang matandang naroon. "Abay, kalusog na bata." Wika pa noon, napanay ang pagdura ng laway. Tumayo iyong matanda tapos naglakad ng ilang hakbang papuntang gilid at tumingin sa kalapit na bukirin. Ako naman ay hindi ko na siya tinignan. Naging abala na kasi ako sa pagtingin doon sa ginagawa ng matanda na naghahasa ng itak. Ilang saglit pa
ay nagulat na lang ako nang may humimas sa ulo ko, sabay sabing, "Mag-iingat ka, iho, ha." Tapos bumitaw rin agad at sinabing, "Tibo, babalik na lang ako. Pupunta muna ako sa tubaan ko." Sumagot naman iyong matandang kalbo na naghahasa ng itak, "Sige, tama-tama. Tapos na itong itak mo mamayang hapon." Naglakad na papalayo iyong matandang humimas ng ulo ko. Si Lolo naman ay lumabas na mula sa kubo na may dalang itak na wala pang hawakan. "Ah, Tibo, pwede na ito. Di masyadong mabigat." Ibinigay niya iyon doon sa matanda. Nagsalita naman ang matanda, "Paring Carpio, uminom ka muna dyan. May masarap na tuba na dala si Emong. Bagong hango at wala pang tungog. Marami masyado iyan at hindi ko mauubos." Lumapit si Lolo sa isang galon na naroon sa gilid. "Ligtas ba ito? Baka naman mamayang gabi ay lilipad na tayo." Tumawa naman iyong matandang naghahasa ng itak. "Para namang wala kang alam na pangontra dyan, alamin mo na rin kung meron ba. Pero sa tingin ko, malinis yan. Alam niya naman na may kalalagyan siya sa akin kapag sinubukan niya akong hawaan." Nakita kong sinilip ni Lolo ang loob noong galon, tapos may ibinulong kasi gumagalaw ang kanyang labi. Tapos hinipan ang loob ng galon. Sabay muling sinilip ang laman. "Ah, malinis naman pala." At nagbuhos na nga siya doon sa malaking baso sa katinungga. Mahigit isang oras din kaming naroon. Noong matapos na ang itak na ipinagawa ni Lolo para sa akin, ay itinali niya na iyon sa bewang ko, saka muli na akong isinakay sa kalabaw. Masaya naman ako sa regalo niyang itak, pero hindi ako makangiti dahil parang biglang sumama ang pakiramdam ko. Iyon bang nahihilo ako at pinagpapawisan ng malamig? Hindi ko na iyon sinabi kay Lolo hanggang sa makauwi na nga kami ng bahay. Pagkarating ng bahay ay kumain lang ako ng tanghalian at natulog na agad. Kakaiba kasi noon ang pakiramdam ko, para akong galing sa mahabang biyahe na nahihilo. Ginising ako ni Mama noong mga alas 4 na siguro iyon ng hapon. May merienda daw sa labas. Sabi ko naman na masama ang pakiramdam ko at nasusuka ako, kaya hindi na ako pinilit ni Mama na bumangon pa. Ipagdadala niya lang daw ako ng nilagang saging na hinog tsaka gatas. At muli na ngang lumabas ng silid si Mama. Ilang saglit lang siyang nasa labas, pero muli na naman yata akong nakaidlip dahil naririnig ko siya na ginigising na naman ako. Pinilit ako ni Mama na uminom noong gatas para daw mainitan ang sikmura ko. Kaya kahit wala akong gana ay ininom ko pa rin iyon. Pero ilang saglit lang ay bumaliktad ang sikmura ko at nasusuka na talaga ako. Kaya dali-dali akong umurong para hindi ako makapagkalat sa mismong kama. At sa sahig ko na nga iyon na ibuga. Dali-dali naman na lumabas si Mama. Pagkabalik ay may dala na siyang maligamgam na tubig. Pinagmumug niya ako noon, tapos pinainom rin. Kasunod niya naman si Tito Boyet na may dalang planggana at basahan. Mabilis na nilinisan ang sahig. Nakita kong pumasok din ang silid si Lola Rita. "Anong nangyari dyan?" tanong pa nito. Agad naman siyang sinagot ni Mama. "Hindi ko alam, tiya. Basta napansin ko na lang na matamlay siya masyado noong ginising ko. Kaya pinilit kong uminom ng gatas para sana mainitan ang sikmura. Kaso, bigla namang isinuka."
Hala sige, dalhin nyo dito sa labas. Baka kung ano na naman ang kinain yan. Noong naroon ako sa may sala nakaupo, ay dumating naman si Lolo Carpio, na agad din namang tinanong ni Lola Rita. Carpio, ano na namang ipinakain mo dito kay Romy? Masama na naman ang pakiramdam mo at panay ang suka. Sumagot naman si Lolo Carpio. Abay, wala naman. Isinama ko lang siya doon kay Dibo para paggawaan ng sariling itak. E sino ang mga naroon? Muling tanong pa ni Lola. Naroon pala si Imong. Nagpagawa rin yata ng itak. Yan na nga bang sinasabi ko eh. Palagi mong dinadala ang batang ito. Alam mo namang maraming kakaiba dito sa atin. Tatawa-tawa naman si Lolo Carpio na sumagot. Ano ka ba? Paano niya mai-enjoy ang bakasyon dito sa atin kung nasa loob lang siya ng kwarto maghapon? Pinasubok ko rin kasi siyang sumakay ng kalabaw. Siyempre, hindi niya yun mararanasan sa syudad. Hay, ikaw Carpio. Ikuha mo na nga lang ako ng planggana na may tubig. Kaya nagtungo na lang sa kusina si Lolo at kumuha ng planggana. Muli na namang ginawa ni Lola Rita iyong katulad na prosesong kanyang ginawa noong nakaraang gabi. Iyong gumamit siya ng kandila. Matapos lang nitong makapagpatak ng marami sa planggana, ay biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Tiya, bakit po? Tanong pa ni Mama. Nako! Inusog ng aswang si Romy. Mukhang minarkahan na rin ito. Apo, may ibinigay ba sa iyo ang matanda na nakita mo doon sa may paggawaan ng itak? Umiling-iling naman ako at sinabing, wala po, Lola. Pero hinimas niya po ako sa ulo. Abay, lintik na aswang yan si Emong ah! Pati apo ko, hindi malang pinalampas. Nakita niya ng kasama ko eh. Wika pa ni Lolo Carpio sa galit na boses. Bukas na bukas ha, puntahan mo ang bahay niya. Sabihin mo malilintikan siya sa atin kapag tinangka niyang biktimahin ang apo ko. Wika pa ni Lola. Saglit akong iniwan ni Lola, tapos nakita kong meron siyang dinikdik na kung ano-ano. Tapos kumuha ng isang mahabang piraso ng tela. Meron siyang ibinulong na dasal doon sa kanyang pinagdikdikan. Tapos hinipan-hipan pa. Saka inilagay iyon sa tela at itinapal sa aking tiyan. Sa may tapat mismo ng pusod ko iyon itinali. Ingatan ko raw na huwag iyong malalaglag. Doon muna nila ako pinahiga sa may sala para malibang naman ako sa panonood ng TV at sila ay kakain muna. Ayoko pa rin kasi noong kumain pero nararamdaman kong nawawala na ang sakit ng aking tiyan. Hindi naman ako mag-isa sa sala habang kumakain sila. Kasi naroon din si Kuya Ian at Tito Boyet na kumakain habang bitbit ang kanilang platong may pagkain. Matapos makakain ng lahat, ay sinabi ni Mama kay Tito Boyet na alalayan na ako sa pagpasok sa silid para muli nang makapagpahinga. Noong natutulog na nga ang lahat, ay bigla na lang akong nagising dahil sa lakas ng tunog ng pagbagsak sa may bubungan ng bahay. Pero ang nakapagtataka kasi parang ako lang ang nakarinig noon. Maging si Mama ay hindi man lang gumalaw o kahit si Tito Boyet na nakahiga lang sa may sahig. Magkatabi kasi kami ni Mama sa kama tapos salapag namin si Tito Boyet. Tahimik kong pinakinggan ang tunog doon sa bubungan. Parang may tao talaga na naglalakad. Kaya ko naman iyon nasabi dahil ganun ang tunog kapag naglalakad si Papa sa bubungan namin
kapag may mga tinatapalan siyang butas sa bubong. Tapos iyong naglalakad ay huminto naman sa may tapat ng silid na tinutulugan namin. Saka nasundan ng tunog na masakit sa tenga na pagkalmot. Iyon bang parang gustong butasin ang bubungan? Niyugyug ko na noon si Mama para sabihin sa kanya na may tao sa ibabaw ng kwartong tinutulugan namin. Pero hindi naman ito magising. Habang nakataklubong ako ng kumot, ay marahan akong gumapang at sinilip si Tito Boyet. Niyugyug ko rin ito para sana gisingin, kaso hindi rin magising eh. Wala na nga akong magawa, kundi ang magsumiksik sa gilid ni Mama. Hanggang sa nakatulugan ko na lang din ang aking takot. Kinabukasan, maaga akong pinuntahan ni Lola sa silid at kinumusta ako. Sabi ko naman na okay na ang aking pakiramdam. Tapos ikinuwento ko na rin sa kanya ang tungkol doon sa narinig ko sa bubungan noong gabi. Sabi niya naman na nakapagtataka daw dahil papaanong hindi nila iyon narinig. E magkatabi lang naman ang kwarto namin. Sabi naman ni Mama na baka panaginip ko lang daw iyon. Sinabi niya kasi na mahilig ako manood ng mga palabas na may katatakutan kahit noong naroon pa ako sa Pampanga at madalas din ako managinip ng mga nakakatakot. Pagkalabas ng kwarto ay tinawag ni Lola Rita si Lolo Carpio at sinabing tignan nila ni Kuya Ian ang bubungan kung totoo ba ang sinasabi ko. Baka daw kasi may nasimulan na sa pagbubutas ang aswang na bumati sa akin at inuunti-unti na ang paggawa ng butas na madadaanan. Nakasunod na rin kami noon ni Mama sa paglabas ng silid para mag-almusal na daw. Mga katribo, hihingi ako ulit ng paumanhin ha. Bukas uli ang karugtong nito. Pagpasensyahan nyo na. Alam nyo naman na manipis lang ang lalamunan ng inyong narrator. Mabilis talaga akong mapaos. Pero at least, araw-araw naman tayong may upload, diba? At gusto ko lang din pong ipaalala sa lahat na meron tayong tatlong active na channel. Itong Katotohanan at Misteryo na araw-araw ang upload, tapos iyong Kwentong Aswang Comics. Horror din po ang topic doon, pero every other day naman ang upload. Tapos iyong pangatlo ay ang Problema at Payong Kaibigan, kung saan love story at paglalagari ang topic. Sana alam nyo na ang ibig kong sabihin ha. Kaya sana huwag kayong magsawa sa pakikinig sa araw-araw. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.